Ito po ang lalawigan ng Sarangani. Isa sa kinikilalang mayamang lalawigan. Subalit, isa po sa kinikilala ding pinahirap na lalawigan. But lately, things have changed here. Especially under this young governor now, Governor Steve Solon. And when I was DA secretary, actually, I worked hand-in-hand with Governor Solon to address poverty in this province. Isa po ito sa mga first beneficiaries ng SAAD program ng Department of Culture. Now, nakatutok pa rin po tayo dito because ang ating programa sa MINDA is to address poverty, improve productivity, work on the gains of peace, and following the COVID-19 pandemic, ensure that we will be able to boost the economic recovery of Mindanao. Today, I am in Sarangani sapagkat noong pong nakaraang buwan, in May, I conducted a fun game. Pa-contest lang na kung sino ang five pinakamalaking kalabaw sa buong Mindanao, bibigyan ko ng 6 na pong manok Pinoy. Ang gagawin ko po ngayon ay pupuntahan ko yung winner, si Mr. Flaviano Tamba, upang i-turn over sa kanya yung aking pinangakong 50 babaeng manok at saka 10 lalaking manok na siya pong magiging simula ng kanyang backyard chicken raising program. Halina kayo, samahan niyo ako sa lalawigan ng Sarangani. Flaviano Tamba, may-ari ng so far pinakamalaking kalabaw na nakita ko, no? Magandang kwento ito sapagkat si Flaviano Tamba ay isang Antequeño na nakapag-asawa ng Ilocana. Ilocana, pure. Pure nga Ilocana. Briones na pilido. Marunong ka na magsalita ng Ilocano, Manong? Iyan ang ginagamit namin dito, sa bahay. Ilocano. Yung may tamba na engineer sabi, may tamba dyan. Anong tribo? Ilocano? Oh. Ay, parehas kami ng Pilido yun. Yun ang sabi yung engineer ngayon. Pero ikaw ang tingin nyo kagid? Oo, Santiki. Di ka tao Santiki? Sa Kulasi. Ah, Kulasi, okay. Pila ka nakatuig di sa kuhan, sa Maitum? Itong 1958. Oo. Oh. Okay. 1958 kam nagkatudri. Pila ka itariyan ng lupa mo? Ay ako, sir. May lupa pero kwan lang, sir. Yung nabili ko nga lupa, 3 ektarya lang, sir. 3 ektarya? Oo, yung talaga na bili ko. Ay yung 3 na naman, yung mayari ng lupa, sabi, hulug-hulugan ninyo yan. So, lingad lang sa inyo na yan. So, anong kaitaryang lupa mo? Mali, 7, sir. 7? Ah, good. Manggranon ka na ng 7 kaitarya? Manggranon. So, anong tanong sang lupa mo? Lobe, sir. Kag saging. Aha. Kaysang una daw, irigado. Palay. Palay, no? Nawala ang tubig. Nawala ang tubig kung may niya na, nawala na. Hindi mo nabakal ni siya? O imo ni nga pa bata? Hindi, nakakuha ni sir, bakal ko. Bakal ko ng 30 mil. Ah ba? Okay. Karon, nabakal ko sa 30 mil, nakita naman sa nila sa akon. Gusto nila baklo nila sang 35 mil. Ni kundi. Oh, hindi na, no? So, ini kuha ni siya kapon? Oo. Kay manungay man ni sa una, sir. Oo. Te kung turo siya tapos makakuan sa babae, ikaw nga tagay sungayong kanya. Ah, okay. Mga bata pa, ginpakapon na. Ito actually, palaro-laro ko lang ito.
fun lang, fun game. Kaya ang Mayo kasi, Farmer's Month. So sabi ko, tingnan natin kung sino may pinakamalaking kalabaw. No? So ito si Tatay Flaviano ang nanalo ng pinakamalaking kalabaw. So may dala akong 60 heads ng manok na binibreeding ko sa farm ko. Ang tawag ko dyan, manok Pinoy. Cross yan ng imported na mga breeders galing sa Amerika, babae. At saka yung ating local na lalaki. So yan, mga 2.5 months old. Kumpleto na ang vaccination, tay. Nabakuna na tanan siya, no? So ang suggestion ko, hindi nyo na ipagbuyan, ano? Anya tinagan mo, Barok? Lorenzo, hindi mo na ipagbuyan, no? I-acclimatize nyo, anay. Kung may net ka daan, kamay, butang mo lang sa net. Butang mo sa da. And then, butang sa kawayan nga para kanaan. Kag tubig. Anyway, agriculture graduate ka man, you would know how to take care of the chicken. Di ba? Importante lang sa manok, hindi dapat maubusan sa tubig. Ang pinaka-importante na. Maubos sa tanan, hindi lang tubig. Kalabaw na ito ay 18 years old, 18 taong gulang, no? So nakuha ito ni Tatay Flaviano, nabili niya ng ang edad nito ay 3 taon at kalahati. And right now, over 14 years na inaalagaan niya. Binibili sa kanya ng 75,000 ayon sa benta. Ngayong araw po na ito dito sa Barangay Pangi. Ay tinupad natin yung ating pangako sa isang matandang magsasaka, si Flaviano Tamba, na magkakaroon siya ng 60 sisiw ng ating manok Pinoy bilang personal ko na papremyo sa kanya sa pagkaroon niya ng pinakamalaking kalabaw na nakita ko sa tanang buhay ko. Anak din ako ng magsasaka, 67 years old now, and this is the first time na nakakita ako ng ganito kalaking kalabaw. Bakit yun sa banda sa inyo, sir? May mga dagko man, pero hindi ka naman nakadagko. So, masaya din ako at nakita ni Tatay Flaviano na tayo ngayon sa gobyerno, kapag nangako tayo ay tinutupad natin. Although ang pagdating ng kanyang manok ay 2 months after the contest, tinupad natin yung pangako natin. So mga kaibigan, mula po rito sa Barangay Pangi, Maitom, Sarangani Province. Isang maligayang araw para sa isang matandang magsasaka at sa akin bilang anak ng magsasaka, isang unforgettable experience na makita ko na ang isang matanda ay nalagaan yung kanyang kalabaw at ayaw ibenta. Ganyan niya kamahal ang kanyang kalabaw. Salamat po.